Then the high priest rose up and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation. And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison. But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said, Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. And when they had heard, they entered into the temple early in the morning and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came and found them not in the prison, they returned and told, saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keeper standing without before the doors, but when we had opened, we found no man within. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereof this would grow. Then came one and told them, saying, Behold, the man whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people. Then when the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, Saying, Did not we straightly command you that ye should teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Let's pray, Panginoon, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, we pray. Ay po yung gabasbas, magay mong kilos ngayong hapon, gabi. At ay po yung tuto, mga pagkapalain sa inyong mga salita. Kwento nito, Lord, kung paano sumunod mga, yung mga lingkod sa Book of Acts, Panginoon. Sila ay threatened, ang kulong, but they followed. And then, makita namin po kung paano kayo nag-provide ng kanilang pangailangan na kalayaan ni po, Lord, as yung so fit, Panginoon. So we pray also, Lord, Brother James, Lord, ganyang nakaramdaman, Panginoon, na ito hindi mag-escalator sa mga naman. Ito'y bumalik ng mabilis na at hindi na kailangan pumunta sa doktor kung kailangan. Hindi po, Lord, mga personal prayer request namin, makailang po nakakalam, makailangan ng agalingan, mga problema, Panginoon, sa buhay, sa relationship, financial, Panginoon, kung naman yan, sa panahon namin pa ngayon, napakaraming. Minsan may mga blessing, pero minsan may mga babadyang kapahamakan din po, Lord. So we pray na, especially mga anak, Lord, preserve po, Lord, sila, kami din po, Lord, mga trabaho namin. Pero pamilya, Panginoon, hindi po ito masira, katulad ng sa iba. Kailangan ayusin, Panginoon, tulungan niyo po kami. Kaya po malalati lamang, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey, good evening po. Good evening. Parang hapon pa lang kasi. Hindi na bumitaw, no? Ano nangyari? Nahihirapan nata eh. Gawin natin gabi. Nahihirapan nata sa umaga. Yan. So last, makikita niyo po yung pattern, no, sa Book of Acts. Actually, pag ganun-ganun na lang yan. Ito yung pangalawang iteration na sila'y nahuli, pinagbintangan, kuinamingan. Pero dito talaga, kinulong na sila. So, mabilis lang kwento eh. Later, si Peter naman. But yung iba, mapapatay. Itindi na yan, patindi na patindi yan eh. Pero this time, nakita na natin last week yung kapangyarihan ng mga apostles. No, actually, ang Diyos yun. So, maganda yung last week kasi yung mga kailangan linawin doon, nilinaw naman natin, di ba? Hindi naman lahat yun ay hindi ka magbigay, patay ka. Eh. Kasi ganun eh. Ginagawang curse eh. So, ang maling-mali doon, nagsinungaling sila sa Diyos. Nagmalaki sila. Kaya, ganyan. So, ngayon naman, kahit tuloy yung kwento,
Kung saan, sabi dito, ang bedahin sa apostles, for many signs and wonders, wrought among the people, tuloy-tuloy lang. Sabi ito yung period na sila ay nagpe-perform ng mga signs and wonders and miracles. Dahil itong time na to ay hindi nga po yung time na nag-uumpisa yung church. Pero nakailang libo na sila, naalala nyo? Ano yung una? Sa Acts 2? 3,000 ba? Tapos 5,000. So marami na rin sila, marami na ng palataya, marami na nga rin member. Pero kumbaga nag-take off sila, ito talaga yung kailangan nila. So sila nag-perform signs and wonders kahit yung panahon ng mga Romans. Naalala nyo, kahit makikita nyo sa mga pelikula, sa games, talagang loko-loko yung mga Romans. Banggit ko last time na they glorify violence at sila yung merong ginagawa lang nilang laro yan. At sabi nung isang historian, talaga sinadya niya raw yun kasi nga parang yung popularity niya, nakalimutan yung pangalan eh. Si di Titus atay, yung Emperor Titus. So nag-uwi na yung kanyang popularity, hindi pa dito pala yun, yung later yun sa after nito. 100 years after pa yun. Okay? So anong ginagawa nila? Ginagawa nilang laro. So yung laro nila patayan. Gusto nyo ba ng ganun? Ito ngayon, may usap na lang boxing. As nauso na rin yung ano, dati bawal pa yung ultimate fighting, di ba? Ito ngayon, wala na yun. Parang usapan na siguro, pera-pera. Kasi lang pakailang kung violent. Kumikita, pinapanood ng tao. Therefore, okay na yan. Lagyan mo na lang ng parental guidance. Diba? Okay na yun. Pero sa kanila dati, talagang matindi, pinapatay nila. Ginagawa lang ng sports yung buhay ng tao. So, ganyan katindi ang mga Romans. Kaya naman, kailangan nila ng matindi rin ano, no? Good, informant sa Diyos. Kaya sila ibinigyan ng mga kapangyarihan ng ganito. Okay. Ngayon, may isang tagpo dito. Sabi dyan, they were all with one accord in Solomon's porch. Sabi ng Solomon's porch, parang ano lang, yung part yan ng temple na doon siya, si Solomon dati, ay kung maalala nyo sa ng time ni Solomon, sa 1 Kings, doon siya nag judge. Okay? Kung mayroong judgment, dinadala sa kanya, doon siya, tapos doon siya mag-judge. Okay? And of the rest, there's no man to join himself to them, but the people magnify them. So, ano yung thirst? Thirst. Hindi pamilya, no? Jamie, ano yung thirst? Ay, pag sinabing thirst, yun yung old word sa past tense ng dare. Alam nyo yung dare? Alam natin yung dare. Dare, ano yung dare? Ha? Dare. Hindi. D-A-R-E. Alam, daredevil. Ano yung sabihin nun? Oh, dare. Walang takot, di ba? Kung sabihin, susubukan niya yung isang bagay na hindi mo alam kung ano mangyayari. So, ang past tense nun is there's, sabi dito, and the rest, there's no man join himself to them. So, anong isabihin nun? Kasi, imagine nyo yung time na yan, sumisikat na rin sila. So, kunwari, ano bang, ano, mga Baptist, di ba? Okay? So, sumisikat nila, may ginagawa silang maganda sa community, sa nakikilala na sila. Pero, yung ibang tao, dahil alam nila na ang persecution nga nasa mga Kristiyano noong time na yon, hindi sila sumasama. Okay? Though actually, kahit meron ng 8,000 sila, yung iba ayaw pa rin sumama. So, anong lesson natin dito? So, kaya tayo, inaalalayan natin yung mga tao
Okay, una natin, maligtas muna sila. Pag okay na yan, saka mo alalayang mag-church, soul winning, mag-aaral ng Bible. Kasi alam natin na iba man yung persecution sa time natin ngayon, meron pa rin. Alam mo yun, alam dapat natin yun, na hindi madali para sa iba. Itong mga to kasi lumaki na dito, na-invite, dinala ka ng magulang mo dito. So, yung ibang tao, hindi ganun. Meron silang prejudice yung ibang tao sa atin, lalo hindi kilala, Baptist, ano ba yun? Lumaki kami, Catholic, yun lang alam nilang religion, tapos biglang meron palang ganyan. So, merong certain degree of fear. Sa kanila talagang meron. Okay, kita nyo nga mamaya, ay, kukulong sila. So, sa panahon nga natin ngayon, may mga nangilala tayo nga, takot na takot din sa COVID na yan, sa gobyerno, huwag kayo mag-meet. Iba naman, lumalaban. Sa US, din, lumalaban sila eh. Dapat talaga ganun pag may katuwiran ka din. Ang hirap nung sunod-sunod ka na lang. Diba? So, dito ganun sila. So, meron mga klase ng tao na hindi sila willing na paglaban yung alam nilang tama, kahit tama sila, alam nila yun. No? Pero, may mga taong takot. Okay? Pero sabi dito, but the people magnified them. So, magdadoksong, ibig sabihin nito, nung panahon nila, may mga tao na talaga nakikita, magandang samahan to. Magandang samahan to, mabuti sila, nag-preach sila ang katotohanan, nag-gagado sila, mag-aaral sila ng salita ng Diyos. So, ibang tao, alam nila, magandang samahan yan. Gusto nila talaga sumama, kasi yung ibang takot. Okay? So, sa panahon po natin, intindihin natin yung ganun din sila sa atin ngayon. Meron dyan mga ilang beses na diba, mga kasama natin, tatanungin mo, malinaw naman yung ano, bakit ayaw mo sumama? Yung iba magsasabi, iba, karamihan hindi. So, kasi nga, yung mismong sagot nila will give you hint kung ano nga yung ayaw din nila malaman. For example, either ayaw na lang persecute tayo kasi Catholic ako eh. Yun lang ang dahilan nila, hindi yun matinding dahilan, pero ewan ko, talagang maraming naloko dyan eh. Dapat intindihin po natin yung gusto ko sabihin ganun. Okay, sa kanila is kahit yung mga tao na intindihan na maganda yung ginagawa nila, hindi sila, sabi dyan, of the rest. Ibig sabihin, yung iba andun, pero yung mga iba, hindi sumasama sa kanila dahil sa takot. Okay, so yun po yung aral doon. And the believers were the more added to the Lord, multitudes, both men and women, so dumadami sila. In so much that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least of the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. Tindi, no? Anino lang ni Pedro. And so, there come also a multitude out of the cities round about unto the Jews, bringing sick folks, yung mga may sakit. Uy, dali natin doon, may nagpapagaling doon. And they which were vexed with unclean spirits, and they were healed everyone. So again, ito yung time na talagang sila ay papagaling. Amen? So alam natin yan, hindi natin tinatanggi po sa panahon natin ngayon na ang Panginoon ay nagpapagaling. Pero nag-iba nga po siya, na pansin natin. Mayroon ng Bible, dami ng ano ng churches, testimony, mga tao, hindi natin kailangan ng mga ganyan. Pero ang Diyos ay sa tamang ano, nagpapagaling po siya. Hindi, pero hindi na sa ganitong fashion. Okay? So yung kadami natin nakikita natin dyan sa labas, mga false healer yun, fake healer. And then lay their hands on the apostles and put them in common prison. So, teka lang. Then the high priest rose up and all the were with him. So napansin nyo, sino yung ano, yung high priest, ano ba yung high priest? Napag-aralan natin sa, di ba, sa Leviticus. Oh. One pa lang tayo sa Leviticus, di ba? Isang ano pa lang, ba? Genesis, Exodus, Leviticus. Isang priest pa lang. So, pero sa Exodus, paulit-ulit na, ano yung high priest? Ano sinisimbolize ng high priest? Bakit may priest? Naglalapit, ha? Tamamagitan sa ng tao sa Diyos. So yung mga priest na ganun din. So pag may sa kasalanan, di ba, yung mga tao
hindi sila ng kasalanan, pero meron silang offering. Ang mag-offer nun yung priest. Pero ang seremonya doon, sila yung mga minister sa gawain ng Diyos sa kanila. Pero mapansin lang dito, nakakalungkot. Ano? Iba na. So, sobrang laki na nung pagkakaiba nung sa time ng Exodus and Moses. Supposedly, lahat nga sila, yung buong bahay nila, magiging nation of priests. Pero hindi nangyari yun kasi nga sa katigasan ulo nila, kaya pinili yung Levites, and then sa Levites, pinili yung sons of Aaron. Pero dito, sa halip na ma-recognize nung high priest na ito'y kamay na lang Diyos, di ba? Na ang Diyos na mismo, si Kristo ay Jesus Christ, siya na yung Messiah. Okay, ang kailangan natin gawin, mag-rejoice, andyan na siya, sundin natin siya. Yun ang sinabi. Dapat. Hindi nila ginawa. Sila pa yung nangunguna sa pagtulig sa gawain ng Diyos. So, matindi. Kaya sabi ito, and all they that were with him. So, sino yung mga kasama niya? Eh, siyempre, yung mga hindi high priest, yung mga priest, ganyan. Kaya pansin dito, meron mga, ano yan, iba-ibang sekta. Okay? So, ngayon, ito ngayon, yung mga Sadducees. Sabi nito, and were filled with indignation. Pag sinabing indignation, ay galit. And laid their hands on the apostle and put them in common prison. So, medyo maigli lang, pero malungkot. Mga high priest yan, nakakalala sila ng salita ng Diyos, kukulong sila. Kung nakakita ng ganun. So, dahil nga ngayon, sa panahon na to, kahit nga nung kay panahon ni Jesus, di ba, sila din yung nagpakulong. Pharisees naman. So, kinulong sila. So, natakot na ba kayo? So, sinong handang makulong dito? So, sana natin yan. Sa ngayon, actually, hindi na alas uso yan ngayon. Sabi sa inyo, iba na ang labanan ngayon. Kaya nga, minsan, nakakaano na lang na bakit yung mga Kristiyano wala pang tayuan yung, ano, hindi pa nila tayuan yung pananayan nila. Sa bagay ng asil, yun nga, litong-lito na. Litong-lito na yung mga tao. Kailan lang, may kausap ako na naman. Ayun. Saan na asa sa akin? Sinabi ko lang naman yung totoo, sabi ko. Pinapanood ako ng End Times na Ed Lapis. Ano ba sama rin yan? Gusto ko lang malaman. Panoorin ko daw. Eh, sabi ko, yun ako na. Baklaan ako dyan kay Ed Lapis eh. May asawa ba yung man? May asawa at anak ba yun? Punta lang sa bio niya. Wala sa bio group niya. Okay. So, meron naman. So, yun. So, tapos, yun nga, maniniwala sa pastora. Yan ang mga offend na offend sa Bible. So, pero meron silang sariling version ng church. May sariling version ng yun, fellowship na nga tawag nila eh. Iba, non-denominational. So, wala na tinatayuan halos yung mga yan. Wala na. Kung ano yung popular lang, palibasa nga sa bansa natin, kahit na paano, hindi ka na makukulong pag Kristiyano ka. So, ibang, so ngayon, yun, ramdam mo yung pag ikaw yung nag-present totoo, hindi ka nga ikukulong, ba-blackball ka naman. Ibig sabihin, ay, siya si Ace, waso yan, ganito tinuturo niya. Yun yun, kaya minsan ang hirap makawin, di ba? Iba naman, maliligtas yun, pero, mapunta ba dito? Pag nalaman nila yung paniniwala natin, na may hardline tayo sa mga ganyang doktrina, mag-iisip na yun. Bihira na lang yan. So, yun yung klase ng persecution sa panahon natin. So, sila kinulong. Pero sabi nito, but the angel of the Lord, later si Peter, di ba? Angel nun yun. So, inopen. So, iniisip po anong klaseng prison to kasi sa mamaya sabihin na hindi nalaman na nakawala na sila. Okay? So, binuksan at sila'y nakawala. At sabi mo sa kanila, go stand in the speak in the temple to the people for all the words of this life. So, yung sabihin, hindi natin alam kung angel na anong klase, ano ba angel sa inyo? Marami kasi klaseng angel. Merong tao, merong angelic. Yun yung mga hindi tao. Okay? So, may mga beast, di ba? Yung mga cherubim, seraphim. Okay? So, iba pa yun.
Tapos meron may mga angel na tao lang. Okay, naalala niyo yung sa Revelation? So, yung angel is sugo. Yun lang. Okay? So, hindi natin alam. Baka yung mga ano doon. Kasi nga, yung mga, baka yung mga Kristiyano doon. Eh, ba't natin magulong to? Palayain niya natin. Di ba? Pero later, yung kay Peter, malinaw yun. Talagang angel yun. Kasi sabi niya, parang ginabayan siya papalis eh. Anyway, whatever the case is, sila'y nakawala at para bakit sila pinakawalan? Pag pinakawalan ko kayo, ano lago nyo? Magtago na kayo, para hindi na ulit kayo makulong. Ganun ba? Ha? Tuloy lang, di ba? So kasi ang nangyayari niya, pag ikaw, pinersecute ka, tapos tumigil ka na, ano mangyayari? Hindi ka nga nakulong, natigilan ka naman. Importante yan. So, importante ngayon, ganun din kayo pag may kaibigan kayo, medyo na blackball kayo. Tapos, ano agawin nyo? Ay, ayoko nang ano, masabihan nila lang ganun. Eh, ayaw pala nilang pag-usapan to. Hindi ko na yung open up. So, talo ka na. Talo na tayo. So, hindi tayo ganun, diba, Joshua? Hindi tayo ganun. Alamin mo yung totoo. Alamin mo yung tama. Gawin mo. Pag hindi sila nag-approve, eh, huwag kang magulat kasi itong mga to, ganun nga eh. Normal yon. Again, huwag kang gagawa ng mali na sabihin mo, ay, persecution. Mas mali na mo pala yung ginawa mo. Hindi ganun. Alamin mo yung talagang tama. Sa case nito ay, sila yung preacher, ang ganda nung ano, sabi dyan, oh, all the words of this life. So parang, yung sabi nito, yung salita pala ng Diyos ay, may kinalaman sa buhay natin or sa buhay na walang hanggan. Ganun yun eh. Hindi tayo dapat mahiya, hindi tayo dapat tumigil. Pag tumigil ka, talo ka, nakakahiya ka. Okay? Nakakahiya tayo. Kaya, yan. At makikita naman dito paano sila pinaserve ng Diyos. No? And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught. Okay? Sumunod sila. But the high priest came and they were with him and called the council together and all the senate of the children of Israel and sent to the prison to have them brought. But when the officers came and found them not in prison, they returned and told. Okay? So, wala na sila doon. O, syempre, kasi nakawala na nga. Sinasabi lang dito, saying, the prison truly found, we shut, with all safety and keepers standing without, before the doors. Mayroon pang bantay. But when we had opened, we have no man within. So, siguro nga, yung kulungan, no, talagang hindi kita yung nasa loob. No? Now when the high priest and the captains of the temple and chief priests heard these things, they doubted of themselves where unto this grow. So parang nakukutuban na nila, ano to? Hindi pangkaraniwan to. Kinulong natin yan eh. Sinabi pa nun, inulit pa. Sigurado ba kayo? Oo. May bantay pa. May answer nila. So yung another lesson dito, kahit sa atin ah, diba, hindi naman tayo gagawa ng masama. Pero minsan may ginagawa kang masama, di ba, kinukutubang ka na rin, mahuhuli ka, ganyan. So, pag ganun, it's time to, ano, di ba, magsisi ka na. Huwag mo nang gawin yung, alam mong masama, kinukutubang ka na nga, di ba? Kasi itong mga ito, makikita natin, hindi. Or, hindi natin lang kung sino sa kanila yung, ano. And then, come one and told them, saying, behold, the men whom you put in prison are standing in the temple teaching the people. So, nakita niyo yung irony dito. Andun ulit sila. Kaya nga sila kinulong kasi nag-preach sila. Nakawala sila. Nag-preach ulit. Ang kulit. Yan ang term sa atin. Ang kulit nito ha. Ito kasi parang naalala niyo si Peter sa chapter 4 ba yun? Sabi, anong gagawin namin? Anong nasabihin namin? Ito nakita namin. So, actually, paulit na lang to, pero ito mo, hindi mga pinangalanan natin kung sino to. Then, went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. Okay, nakita nyo yun. So, dinala naman sila. Pero, this time, ang maganda sa atin, kaya ito, ah, kaya may YouTube tayo, in live.
Kahit yung mga yan, magkakalaban sa politiko, anong ginagawa nila? Napansin nyo ba? Pag sila ay alam nila yung kalaban nila, malakas, anong ginagawa nila? Pinapublic nila yung kanilang ano, di ba? Umaapil na sila sa public. Bakit? Kasi pag alam ng publiko na masama yung isang tao, tapos gano'n, persecute ka, hindi gusto ng tao yan. Eh sa US na, sobrahan naman, di ba ngayon? Sobrang protesta, sabi nila, ano daw yun, talagang may stage daw yun. Eh. So OA na yun. Di ba? Talagang gusto nilang magkagulo. So pero pag alam ng public yung ginagawa mo, so ganun po tayo. Alam nila, dapat wala tayong ginagawa masama dito. Alam nila lahat ng gawin natin. Wala tayong tinatago, pati aral natin. Andyan niya sa YouTube, nandito. Wala naman tayong tinatago. Importante po yun. Kahit siya mga, kahit sa atin, itong mga bata, for example. Ano ba niya, siguro nagdududa pa. Ba't kaya nila ginagawa to? Siguro meron silang mas anong plano pa. Na, siguro, di ba? Pero pag lumaki ang mga yan, nakita nila, wala tayong ginawa, kundi gawain ng salita ng Diyos, sinabi sa atin ng Diyos, wala tayong ibang ginawa dito. Ewan ko yung ibang church, baka siguro may ginagawang ganun. Pero tayo, wala. Na, iba daw kasi, balita ko nga, ganun. Pera-pera din. Hindi ko naman alam kung gano'n ka, anong klaseng taong nasa ministry, pera ang iniisip. Anyway, yan yung lesson natin dito. Pag alam ng tao ngayon, yung mga kalaban natin, na wala tayong ginagawa masama, kaya sila'y nautusan lang, so hindi naman tayo agad-agad very special case na lang yung katulad din po na magugulpe. Talagang galit na galit na sa kanya yun. Yung tapang niya eh. Kaya tayo, kung alam natin natin yung mga bagay na yan, hindi naman tayo mapapasama ng gusto. Gusto ko lang sabihin ganun. Yung tao, nakikita rin nila yung tama. Kahit hindi pa sila Kristiyano, kahit Muslim pa yan, nakita wala ang ginagawang masama. Nag-i-fish ka lang. Masama ba yon? Sa konsensya nila, ayaw. Alam nilang tama yun. At sabi dito, takot nga sila. Kasi yung mga tao ay, nung panahon kasi nila, ganun po. Actually, dapat nga maganda ganun eh. Ang pulis nila, yung mga tao mismo. Namanggit ko na ba yun sa inyo? Kasi nga naman, ang hirap nung, uy, may nagdakaw, pulis! Uy, walang pulis! Sige, bahan mo siya tumakbo. Sa kanila po, hindi ganun. Laging kuyog yun. Ganun sa kanila. So, alam nila, may kapangyarihan sila, may silang katapatan. Okay? Na ganun. Okay? So, ano nangyari? And when they brought them up, they set them before the council and the high priest saying, so, familiar na to. Ito rin nangyari sa last chapter eh. Saying, did we not straightly command you that we should that ye should not teach in his name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. So ito na yung sinabi ni Peter. Then Peter and other apostles answered, said, we ought to obey God rather than man. So ganun na ganun din. Sabi naman niya last time, di ba? Last time sinabi niya. Sabi niya, tinanong niya, di ba? Tingnan natin. Wala silang magando. Tsaka sinabi niya, tinanong sila kung anong gagawin namin. Anong gusto kong gagawin namin? Sino ba yun? Na ito. Ayan, whether it be right in the sight of God, hearken unto you more than unto God, judge ye. So ito naman, pero mas sikat to sa 5, sabi dito kasi, ito yung masikat eh. We ought to obey God rather than men. So, pero parehong-pareho yung context. Okay? So, gusto ko lang actually, ito rin kasi sa chapter 4 eh, yung the intent to bring this man's blood upon us. Ibig sabihin lang po nun, lalo silang may guilty kasi alam nila silang pumatay sa Panginoon. Pinagkaisahan nila yon, sinira nila yung mga tradisyon nila, tsaka yung mga batas nila para lang masagawa yon. So matindi to. Kaya ngayon, pag nag-pitch tayo, ganun yan, nangyayari, especially mga Udyo, galit dyan. Pero lalo din yung ibang mga kulto, sa palagay nyo, di ba? Alam mo yung mga, mga Baptist daw yung nag-soul winning. No, kinakabahan na yan. Kung namahala kayo, huwag tayong, kala mo, hindi ka na nag-pray. Nakala mo,
forever tayong makiging malaya. Niwala kayo, kaya nga ngayon, ginagamit nila yung virus na yan. Diba? Talagang pag-ganyan na tayo, tapos biglang, kahit sa'yo, paano kung gusto winning? Sarado nga mga ano. So, yung nagpaplanuhan din po tayo yan. Gusto ko sabihin sa inyo. Kaya continue tayo mag-pray. And then, the other apostles answered and said, we ought to pray. Yun na nga yan. The God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hung on a tree, him that God exalted with his right hand to be a prince and a savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God had given to them that obey him. So medyo pareho pa rin yung preaching nila, pero may pagkakaiba ng konti. So napansin nyo ba yung ganun tayo? Kasi sino na boring dito sa preaching ko? Ganun man na boring dito? Hindi, ang galit. Pero sinusubuhan ko sarili ko na hindi kayo maboring. Diba, hindi ako yung tipo ng mga preacher na inuulit lang nila yung alam ng tao na gusto nilang marinig at inaasahan nilang, expect nilang marinig. Ganun ang preaching ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Kasi alam nyo yan, alam mo yan kahit saan, kahit anong ikot-ikot yan, iisa yung mensahe. So ngayon nga, nagkakatalo na naman yung mga Amerikanong kaibigan natin. Kasi mayroong lumalabas na balita mo na yung bad. Kasi mayroong mga kaibigan tayong pastor doon, tapos parang naging Rockmanite na. Ang sinabi yung Rockman, yung may tao kasi Peter Rockman, ano na, ano yun? Panood nyo na ba yun? Panoorin nyo lahat na sa ano natin, yung mga sa channel natin, meron doon mga documentary. Dami nyo matunan doon. Yung Rockman na yan, isa yun sa mga sumigat sa mga Baptist. Okay? Pauso ng dispensation. So ngayon, yung mga nautusan niya, yun ang nagtuturo niya, hindi na kunwari dinadala yung pangalan niya. Pero yung tinuro niya, yun mismo yung tinuturo nila. So yun sa mga tinuturo nila, ganito. Yung King James daw ay, ito lang daw yung perfect. So, ganun din sinasabi natin. Kaso actually, hindi ganun sinasabi natin. Sinasabi natin sa English. Sa English, dahil ang English ngayon ay, yan ang universal language sa panahon natin ngayon. Itong pinaka-importanting language sa panahon natin ngayon, ay saan mo isusulat yung Bible para maging available yun sa lahat ng tao. At least sa karamihan ng tao. So, sa English. So, sa nakita natin, wala tayong English translation na maasahan sa panahon ngayon. Na ganito kaganda. Meron ding iba kaso, ano yun eh, halos hindi na piniprint. Alam nyo naman ang mga ito, hindi naman basta mapiprint to. May sponsor yan, ibig sabihin. May mag-sponsor dyan para iprint yan. So, alam nyo na yung mga ibang translation. Ito, sample natin. So, itong mga bagong translation sa English, yung mga sponsor yan para magkapera sila. Pag binili yan, magkapera sila. Itong King James, wala pa itong royalty outside of the United Kingdom. Pero ngayon, so, kaya sinasabi natin, ang sa panahon natin ngayon, King James lang. Ang tama, perfect sa English na available sa atin. Okay. Ngayon, sa Tagalog, pwede bang maisulat ng salita ng Diyos sa Tagalog? O siyempre naman, pwede kasi pag naintindi mo nga sa English, di salin mo sa Tagalog. Dati Greek yan eh, sinalin sa English, salita na ng Diyos yun. Okay? So, ano ba yung salita ng Diyos? Yung? Paano masabing salita na ko na? Sinabi si ako, nagsalita ako ng English, tapos hindi maintindihan ni Stephen, sinabi sa ano nanay niya. Yun ang ibig sabihin ito, ganito sa Tagalog. So, ibig sabihin ba, tama, sinalin, kung tama yung salin niya kay Stephen, naintindihan ni Stephen, kahit di niya naintindihan English, pwede niya bang sabihin na ito yung sinabi ni tatay? Pwede, di ba? Yes. Ang problema sa iba, ang ginagawa nila, kinakabisado nila yung sinabi ng ibang preacher. Kaya ang hirap nilang kausapin ngayon sa doktrina na reasonable. Di ba? Kaya marami kayong dinidili na nabod na ganyan eh. Kami na, iniwala po kami lahat ng tao, anak ng Diyos. Nasa Bible ba yun?
o kabaligtaran ng Bible. Pero ba't ang hirap sa kanilang i-diin? Bakit ang hirap silang turuan? Bakit ang hirap nilang pakita natin sa kanilang katotohanan? Bakit? Kasi sa sobrang tagal na nilang na pinaniniwalaan yung isang bagay, hindi na sila masway ngayon. So kaya ang ginagawa natin is, kaya yung sabi ko dito, kaya yung mga preacher, hindi nila inulit yung, okay, see chapter 4. Hindi sila ganun, hindi nila word for word gagamitin ulit. Bakit? Kasi nga, the same meaning, pero kahit sa amin, sa grade 4, grade 5 pa kami, meron kami ano sa English ng ganyan eh. Hindi makalimutan yun sa team writing. Masabi ng instruction, eh paano magandang basahin yung sinulat mo, sinabi mo kanina ganyan, eh kasi kailangan mong ulitin. Kaso kung ulitin mo yung sinabi mo kanina, medyo ibahin mo naman ng konti. The same meaning, pero, diba, para yung pakita mo yung rich vocabulary mo, diba? Kasi sinabi mo kaninang everlasting, ngayon naman, eternal naman. Yan ang totoo. So, pero the same pa rin yun, okay? Medyo lumalim tayo doon. Anong tanong mo? Pero, ano, pero pag parang inulit mo lang yung sinabi mo, pero, ano, kailangan mo para, ano, kailangan hindi magkukontrahan. Kasi pag nagkontrahan yung ibig mo sabihin kanina, tapos ngayon, malilito yung tao. Tsaka magtataka talaga tayo, bakit sinasabi mo kanina iba ngayon, iba na naman. Okay, it makes sense lang, di ba? Kaya, itong kaya nakailang chapter na tayo, ang ginagawa sa atin ng Bible, ang Book of Acts, dinidigdig na sa atin yung mga dapat natin maintindihan, okay? Manindigan ka sa katotohanan, galit sa yung tao, sino susundin mo? Ang Diyos o tao? Sinabi ulit, hinuli ulit, ganun na naman. So, yun yung lesson dun. Okay? Kaya sabi niya, when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Naku, narinig na natin ito dati ah. Napahiya na naman tayo, ano sabihin natin? Diba? Pansinin niyo yung mga taong wala na sa dahilan, ba't gusto mong patayin yung taong wala namang ginawang labag sa batas na dapat patayin? Kahit sa atin lang, mga magkakaibigan, nag-uusap lang tayo dito. Kaya na, nag-solwiling tayo. Ang obvious na batas natin, no, rules of engagement natin, kung ayaw makinig ng tao, wag, hindi mo po ipinitin. Then, syempre, sila dapat ganun din. Kung ayaw nila, hayaan nila tayong pumunta sa iba. Yung iba daw sa US, ganun ginagawa nila. Pag community yan, i-report sa police, sila yung ayaw makinig, yung kapitbahay nila, hindi tayo sigurado kung gusto makinig o ayaw. Ang gagawin nila, i-report. So, yung mga soul winning ngayon, iba natatakot. So hindi tayo dapat ganun. Gusto ko lang sabihin pala dito, yung bakit yung iba tao ganun? Kasi mayroong pinoprotektahan. Yun. Walang dahilan na bakit magagalit ka sa isang tao na sa palagay mo walang kwenta yung ginagawa niya. Di hayaan mo siya. Yun siyang karapatang gawin yun. Di kung bastusin siya ng maraming tao, di wala ka na dun. Pero sa case nito mga to, bakit nila gustong patayin? Nakuha nyo ba mga bata? Gusto nyo bang pumatay ng tao? Bata pa kayo eh. Alam, pero yung matatanda dyan, pag alam nilang nasaling sila, yung kanilang mahal na religion, talagang kaya nga, ano eh, kung may sense lang sila, hindi naman sila mga nahangan dyan. Pero kasi sa tagal nila dyan, na taniman na ng demonyo yan. So kaya maingat tayo dapat. Amen? Pero, yun ang gusto ko sabihin sa inyo mga bata, hindi normal yun. Okay, na galit sa iyo yung tao na ngayon ka palang nakita, nalaman lang nag-preach ka ng Bible, ba't naman siya mga galit? Pero dito, kitang-kita natin kasi sila ay yun nga, may poprotektahan, sila pumatay sa Panginoong Jesus, guilty sila. Okay, dapat silang parusahan, hindi lang sa lupang to, pati sa next life. Amen? Kaya talagang galit na galit sila. So, ingatan niyo yan, mga bata. Pag kayo galit na galit sa isang tao, walang ginagawang mali. Malamang, maling-mali ka. Handa mo yan. Huwag ka magagalit sa isang taong matuwid. Anong tawag sa'yo? Nakita niyo sa Proverbs, di ba? Sabi din sa... Saan ba yan? Yung kay example kay Ad, as kay kapatid, Abel and Cain, Cain and Abel, di ba? Sabi doon, bakit...
Bakit si Abel? Bakit galit si Abel? Si Cain kay Abel? Inget, sabi doon, because his deeds were evil. So mali kasi siya. Hindi lang siya nainggit dahil lang Diyos ay unfair. Ang Diyos kahit kailan hindi naging unfair. Siya yung may ginawang unrighteousness. Okay? So yan yun ha. Gusto silang patayin. Then stood up one in the council. Ito maganda, no? Kasama na nila to at dapat nilang gawin talaga to. Dapat nga hindi nila dapat ginagawa nila. So wala namang mali itong mga to. Kahit sa anong batas, walang mali na mag-preach ng paniniwala mo. Kasi yung tao naman ay may sariling will, may sariling pangunawa. Kung ayaw nilang makinig, huwag silang makinig. Kung gusto nilang makinig, hahayaan mo ba silang ano, maging ignorante doon sa dapat nilang marinig? Okay? Kaya maganda nito, si Gamaliel. Okay? So, si Gamaliel ay isang sikat na tao, Pharisee, na binanggit ito ni Paul sa kanyang kakamali, isang balimbad, Galatians ba? Binanggit na eh, sa Acts din yun. Later. Diba? Kasi examine siya later. So, si Gamaliel ay isang Pharisee, doctor of the law, had reputation among all the people and commanded to put the apostles forth a little space. Okay? Intindihan nyo ba? Kasi si Gamaliel, kahit unbeliever siya this time, hindi natin alam, pero naintindihan niya yung batas. At meron siya, sabi dito, may reputation siya na maganda sa mga tao. At kahit hindi ka believer, ano yung dapat mong gawin? Kahit yan po, sa labas, hindi natin itinuturing lahat ng unbeliever, oy! Mayroon kasi mga ganong Kristiyano, nakakasira nga. Sabihin, iba, may nag-impress na ganun. Lahat siya, mga anak ng demonyo yan. Hindi lahat yan. Hindi po lahat. Sa biyaya ng Panginoon, hindi naman lahat. Patay tayo lahat kung anak ng demonyo lahat siya, di ba? So, hindi naman tayo mabayaan ng ganun ng Diyos. So, kaya ito makikita natin yung example dito. Natauhan siya. Eh, ba't pa natin na ano yan? Bigyan natin ng, di ba, space. Hayaan nyo sila. Which is tama lang, di ba? So, again, ang lesson dyan, yun, huwag tayong matakot sa mga yan. Kung kalooban ng Diyos na makulong tayo, di kulong, pero madalas ay hindi. Pag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, tapos ready ka rin, nag-pray ka. Malamang, madalas nga sa hindi talaga, hindi mangyayari yung mga kinakatakutan mo. Yun ang totoo. And said unto them, ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching this man. Nakita niyo ba yun? Mag-ingat kayo ang gusto niyong gawin dito. Anong gagawin niyo sa mga to? Bakit? For before this day is rose up Theudas, boasting himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all, as many as obeyed him, were scattered and brought to naught. Okay, yung sabihin nyo kasi meron daw isang example daw, meron silang kilala na nagrebelde, kesyo, nagyayabang, ito yung kaya kong gawin, anda, dami sumama sa kanya. Pero nung namatay siya, ano nangyari? When hindi niya na-establish yung kanyang organization, magaling lang siguro magsalita, wala siyang talagang magandang cause na pwedeng sabihin ng tao, yung cause ng isang taong to is beyond him. Yung sabihin ng beyond him, sabihin, mamatay man siya, yung kanyang cause talagang dapat manatili. Intindihan niyo ba yan? Kaya di ba yung mga ibang mga sikat dyan, nag-establish sila institution, kahit namatay na sila, yung institution, buhay pa rin. Either church, school, ano man yan, di ba? Doon iba naman, pinapangalan na lang sa kung kasino. Pero ganun ang totoo. Kung yung silbi mo sa buhay, pangarap mo sa buhay, pang sarili lang, hindi yan magtatagal. Kasi sino naman susunod sa'yo kung yung ano mo lang is pang sarili mo lang? Di ba? Kaya yung mga nagtatagal na samahan, talagang sinamahan ng Diyos yan or ng demonyo. Iba naman yun, yung kulto, mga kulto kasi. Nagtatagal din eh, di ba? Diba ginagamit ng Diyos kung saan dahilan. Okay, kaya yun ang pinanggagalingan ng Gamaliel. Eh bakit naman natin yan kukulong? Maniwala kayo, mag-scatter din yan, di ba? Kasi si Jesus kamamatay lang, di ba? Kung hindi totoo yan, yung sinasabi dito eh. Tapos meron pa daw isa, and after this man rose up Judas of Galilee. So meron pang isang tao, ganun din. Sabi niya, drew away much people after him. He also perished,
And all, even as many as obeyed Him, dispersed. Ibig sabihin, maraming mga tao na sumusunod lang sa isang tao dahil magaling siya, may makukuha sila, ganyan yan eh. Kaya sinasabi nito, parang sinasabi niya, ang galing yung logic niya eh. Sinasabi niya, kung katulad lang ito, itong mga Kristiyanong to, katulad lang yung mga Judas na yan, and Theudas na yan, eh, mag-scatter din niya, mabayaan mo lang sila, yun yung sabi niyo. Let us mind our own business. Let them mind their own business, tayo. Ngayon, ganda yung logic niya, di ba? Kaya mo ito, magkakapatid, nasabihin nung isa, ay, yung isa kapatid ko, ganyan, ganyan, bayaan mo lang. Pag wala namang ginagawang makakasira sa bahay, kunwari, by the way, sino pala nagsira dito? Wanted. Ha? Try ko lang pa yun. Di ba siya? Baka tinamaan siguro ng ano. Anyway, so bayaan mo na, di ba? Lalo yung mga batang yan, batang-bata pa yan, bayaan mo lang. Nag-iingay, wala namang natutulog, bayaan mo lang. Okay, kasi sabi dyan, and now I say unto you, refrain from these men and let them alone, for if this counsel or this work of be of men, okay, nagtindihan nyo ba yun? Kung sa tao lang yan, tao-tao lang yan, sila-sila lang yan, sabi nito, it will come to naught, ganun din. Nawawala lang yun eh. Diba? Kaya sabi dito, but it if be of God. Merong sa Diyos yan at gusto talaga ng Diyos mangyari yan eh. Sabi niya, you cannot overthrow it lest haply you be found even to fight against God. Huwag yung gagalawin niya kung sa Diyos yan, gusto niya bang kalabanin ng Diyos? Parang sinasabi niya ganun. Okay, ganda diba? So maniwala kayo, ito yung mga yung katulad yan, hindi naman nila sinulisit yung tulong ni Gamaliel na yan. Pero yan ang isa sa mga makikita natin protection ng Diyos sa atin. Kahit ano pa yan, kahit di mo kilala yan, ano maganda example? Yan, kahit sa mga yan, sa community natin, yung soul winning tayo, makikita may iba galit na. Gagawin natin, iwas lang tayo ng konti dito, di tayo sa kabila. Yung iba dun, makaka-relate. Ah, okay ka. Doon, hindi mo alam yun. Hindi mo alam kung sino yung makaka-appreciate ng ginagawa mo, pero magpatuloy ka lang, ang protection ng Diyos nasa iyo. Amen? Kaya, and to him, they agreed. O yun, nag-agree na. So, kala mo, makukulong na naman, di ba? And when they had called the apostles, yun lang. Pinag-ataw sila. So, kasi nga, mga galit na itong mga to, parang nakakahiya naman na hinuli mo, tapos wala kang gagawin, papalayain mo lang. So, medyo nahataw nga lang sila. And beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. So, parang kanina rin, parang last time. Diba? So, inalayan na sila. So, hindi na sila kinulong, pero sila naman ay napalo. Pero ito na naman, hindi na tapos dun eh. Diba last time, ganun din? So, nung pinuwento nila, ganito yung nangyari sa amin. Ay, huwag na tayo, tagilan na nga natin ito. Ganun ba nangyari? Di ba hindi? Nag-rejoice sila, di ba? Tumuntua sila. Kaya sa church po, yung iba dito, mga hindi natutuwa sa ginagawa natin, baka hindi natin kasama yun. Yun yun. Ito sabi nito, the Lord and President of the Council, rejoicing that they were counted worthy to suffer for His name. Sa Tagalog, bakit sila natutuwa at nag-rejoice? Nagagala ka naman yung rejoice. Nagpupunyagi. Yun ba yun? Kasi daw, they were counted worthy. Ano yung sabihin ng counted? Binilang. Ano yung worthy? So, yung sabihin, kasama ka dun sa mga talagang karapat-dapat na mahiya-hiyain para sa kanyang pangalan. So, nakita nyo yung mga bata, mas yung kahiyan, ayaw natin yun. Pero pag yung ikaw ay hiniya dahil sa pangalan ng Panginoon, eh, si Jesus, ganun din ginawa nila, wala siyang ginagawang masama, malinaw yun sa kanila at sa ibang tao. Pero sila ay hiniya, aba, hindi sila naghiya, natuwa pa sila. Kaya sabi, and daily in the temple, in every house, they cease not to teach and praise Jesus Christ. So, sinundod ba nila yung mga gobyerno? Yung ibang bagay, sinusundin natin sila. Pero sa bagay na to, hindi natin sila susundin. Amen? Ganun yun. So,
So bakit dito ano every ano? Ano dapat ba every day tayo, huwag tayo magtrabaho? Hindi naman. Obviously yung kailan ba sinabi yun? Parang Sunday school, di ba? Gusto ko lang linawin na hindi po tayo kailang araw-araw. Araw-araw sila kasi nga, ang madami sila eh. So, may schedule yan. Kanari, ilan na sila? 8,000. Yan yung ano ah. Mga ting ganun. 8,000 sila. Okay. So, yung ilang days ba sa isang sa isang linggo? Mayroon 7,000 na lang sila. Nag-backslide isang libo. Sa isang libo, isang araw, kulang pa yun, di ba? Hindi nga pwede sila araw-araw mag-ganun. Okay? So, ganun po yun. Para hindi nakaka-burnout, nagtatrabaho din tayo. For our family. So, kaya nagiging araw-araw yan pag marami na tayo. So, pag marami na po tayo, araw-araw na rin tayo kasi may schedule na tayo. So, ngayon, napigilan nga yung ating monthly. So, every week pa rin tayo. Amen? Hindi tayo ma-burnout. Okay, so yun na muna. May question ba? Tapos natin yung 5. So pag-after nitong, kasi chapter 6, medyo iba na yung kwento dyan. Specific na sa Stephen yan eh. Yung mga deacon, yung mga nangyayari sa churches nila. Isa-isa yun na nila yan. Okay, well, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Yung biyaya, nakita namin mga nakailang ulit, Panginoon, ginawa ng mga apostle, mga first century Christians, paano sila ay persecuted, ba't sila ay nagpatuloy. So go on with the book of Acts, Panginoon, kayo po yung kapalain nyo. Nakita namin ang pattern ng mga lingkod nyo, may mga ginawa silang mali, ba't mga ginawa ng tama, sinamahan nyo sila. So we pray na kapatuloy kami. Ganda po yung dito kami mismo, walang lag sa internet. Maraming salamat po Lord, tatiwala mga tao sa inyo, kayo pong malalati lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.